Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi po nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Mga kabayan, ikinagulat ng publiko ang naging desisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo Sikibuloy. Ito ay matapos niyang italaga o ilipat sa kapangyarihan ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Duterte ang pamamahala sa kanyang mga ari-arian sa Kingdom. Sa isang ulat ng SMNI, itinalaga ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Duterte bilang property administrator. Sa isang pahayag, nilinaw ni Atty. Salvador Panelo, ang abogado ni Duterte at Kibuloy, ang mga tungkulin ni FPRRD bilang property administrator. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Sa isang programa ng SMNI, ipinaliwanag ng legal counsel ng KOGC kung bakit ito ginawa ng pastor. Ayon sa kanila, naghahanda lang ang pastor ng Kingdom kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya, lalo't tila lumiliit na ang mundo ni Kibuloy matapos i-unsealed ng korte sa Amerika ang kanyang arrest warrant. Kasabay ng pagsasampa ng kaso ng DOJ at pagpapakontempt naman ng Senado sa kontrobersyal na pastor na si Apollo Carion Kibuloy. Mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng Kingdom properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng Kingdom properties solely para sa gamit ng Kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung mag-try sila mag-hostile take over sa properties, hindi po yung papayagan ng Kingdom. And because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang magiging kapalaran ng pastor matapos ipaubaya sa kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Duterte ang pamamahala sa kanyang mga ari-arian? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang kilalang malapit kay Pastor Apollo Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalagang bagong administrator ng mga ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ. Inanunsyo yan sa isang post ng SMNI sa X. Wala na silang ibang binigay na detalye. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte bilang property administrator? Ayon sa dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pangangasiwaan ni Duterte ang mga ari-arian oras na may hindi magandang mangyari kay Kibuloy. Merong gustong kumuha ng properties, siyang may responsibility ron to block it, to get it back. But anything about the properties, siyang in charge. Properties lang. Wala raw itong kinalaman sa mga operasyon ng Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo.
Nangyari ito kasunod ng pag-unseal ng korte sa Amerika sa arrest warrant laban kay Kibuloy. Gayunman sa iba pang opisyal ng religious group na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Hakbang na raw ito para masimulan na ang proseso ng extradition kay Kibuloy. Bukod sa pagiging wanted ng FBI sa Amerika, iniimbestigahan din ng Kumite ng Senado sa pangungunan ni Senadora Risa Ontiveros ang mga pang-aabuso raw ni Kibuloy. Para sa kilalang malapit din kina Kibuloy at Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa, pinupolitika lang ang pastor. Naniniwala rin daw si de la Rosa na hindi magagawa ng pastor ang mga paratang na pang-aabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Sa ngayon, apat na senador na ang pumirma, kabilang sina Senators Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapaaresto kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagtalima sa sabihan ng Senado. Nauna nang nanindigan si Kibuloy na hindi siya dadalo sa tinawag niyang bogus hearing. Mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung mag-try sila mag-hostile take over sa properties, hindi po yan papayagan ng kingdom, and because of that they asked the help of former president of the Philippines, Duterte. And then at the same time po, mag-caretaker po si former president Duterte in the absence of either or both the executive pastor, which is Pastor Marlon Acobo, and or the board of administrators of the kingdom until maka-resume sila ng duties nila or until mag-stabilize ang any abnormal situation in favor of the kingdom. May nagsasabi kasi na kung ako masusunod, yung mga nagsasabi, kung ako masusunod, makontempta yan para makita ang reaksyon ng taong bayan. Kung ikaw, Kapitan, yun ganun din. Yun. Oo. Sa akin niya, either way eh. Kasi gaya nung sinasabi ko, parehas, sa parehas na kilos, talo ang administration. Kung natalo ang, kaya nga magdasal sana yung administration na wag matuloy yung contempt. Kasi pagka natuloy yung contempt, nakaw, good luck. Mas lalo. Oo, kasi talagang mag-snowball yan eh. Ang armed forces naman, naghihintay lang na ano ba talaga ang meron ng taong bayan? Ano ba talaga yung pinagsasabi ninyo na sovereign will? Ano yung sinasabi nyo na yung ano ng tao? Yung people power ba? Nanonood lang armed forces at PNP. Now, ang dali-dali naman mag-withdrawal ng support, pero hindi naman sila mag-withdraw ng support in fairness. Hanggat hindi nila nakikita yung kabuuan ng taong bayan na majority ay maglabasan. Sa ngayon, nakikita nyo is yung mga supporter ni Pastor at saka yung ibang sumasali na out na kahit hindi sila mga supporter, eh parehas yung kanilang pananalig sa langit at saka sa pananaw nila sa mga issues. Mabalik tayo dun sa ito nga yung pag-contempt, ano? Captain, meron ka bang mga listahan na ngayon or mga kahit sa isip mo pa lang, meron ka na bang listahan ngayon kung sino-sino yung mga dapat iboto na sa 2025? Kasi ayon nga dito sa kinakalap ni Senator Robin Padilla, apat ang hindi pumirma, okay, si Raffy Tulfo, Coco Pimentel, Grace Poe, at of course ang pumirma na pumaborn sa hindi pag-contempt, si Robin, si Cynthia, si Amy, si Bongo. Etong si JV, pumirma pero binawi. So ano masasabi mo doon kay Senator JV?
Eh, bakit niya binawi? Siya dapat ang tanungin. Kasi hindi naman tayo pumirme. Dapat sa kanya yung address yung tanong. Bakit mo ba binawi, JB? Di ba? Hindi na explain niya sa taong bayan kasi nanonood yung taong bayan. Pumirma ka na, binawi mo pa. Di ba? Baka namang merong nangyari sa kanyang isip o whatever, baka nahabol. Pero you know, Joe, whether pumirma sila o hindi eh, kasi sa akin, ang buong Senado, damage good sa akin eh. Kasi yung Resolution 10 na yan, pati yung Congress, yung Resolution 10, kung ako lang ang masusunod, isasara ko lahat yan eh. Yung lahat sila, you're all fired. Kung bayan, you are all fired. No amount yung pakitang tao ninyo ngayon sa akin, para sa akin. Kung habulin ninyo yan, well, may mga magsasabi kasi dahil sa merong tayong pinaglalaban para sa bansa, kampi-kampi tayo muna ngayon at saka na natin tandaan yung resolution. Pero sa akin, whether or not, magpapakita kayo, mga senador, mga congressman, kung sinong politiko, ang kakampi sa pinaglalaban ng taong bayan, that is a material for me. Because kayang-kayang ipanalo ito ng taong bayan. Pero pagka nakita ng buong Pilipinas, ng buong mundo, na ang tao, pikampikan eh. Lumabas tayo. Lumabas tayo kunyari, one day. O sige, may accounting. O lahat ng Pilipino. Kasi kung hindi mo gagawin para sa bansa mo, no? Ang simpleng utak ng Pilipino, gawin mo para sa pamilya mo. Yun lang yun. Hindi, kahit hindi ka nation loving, hindi ka patriotic, hindi ka, pakialam ko ba sa mga Pilipino? Pakialam ko, mga animal. Hindi ko makilala, ba't ako magsasakripisyo? Pero isipin ninyo, may pamilya kayo. Yung pamilya mo, maapektuhan yung bigas na yan, ng droga na yan, ng pagnanakaw na yan, lahat apektado. Kaya nga, if you do not take a stand. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!